Magandang araw sa inyong lahat, Pilipinas. Ito ulit ang yung likod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating Tropical Weather Analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, September 21 hanggang 23, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Now, umpisa natin ang update. Itong latest graph sat, simulan na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas. Martes, meron po tayong biglang nag-develop na low pressure area sa may hilagang silangan bahagi po ng Dagat Pilipinas, malapit, actually within the Philippine Area of Responsibility. At kaninang umaga, naging ganap na bagyo at naging tropical storm po siya, rapidly developing, na kanyang hangin na yun umabot ng, ang kanyang hangin na yun umabot ng 85 kph, subalit ito po ay mabagal na kumikilos pahilagang-hilagang silangan patungo po dito sa stationary front at kakabit po siya dyan, magiging extratropical cyclone na po siya, no? Hindi na po siya tropical cyclone. So, short-lived lang po ito si Dolphin. Yan pong international name. Ang local name niya po ay Smarse. But hindi naman po ito nagbigay efekto sa ating bansa. At dito naman po sa ibang bahagi po ng dulong hilagang Luzon, silangan Luzon, Kabikulan, ay mayroon po tayong mahihinang hangin mula sa hilagang silangan. Ito po yung northeasterly surface wind flow. Since palapit na po tayo sa Oktobre, so nagkakaroon na po ang mga unang hint na pupunta na tayo sa Amihan. But hindi pa po yan. Ang Amihan po ay sa darating pang November. But may pinapakita na pong mga konting hangin dito habang ang habagat naman ay patapos na po na yung linggo hanggang next week. But meron pa rin na konting hangin na posibleng dumating sa Pilipinas sa mga susunod na linggo. But yun na po ang mga last hura ng habagat. Napakahira po na yung taon na ito. Pasalamat din tayo. Walang mga floodings na ganap sa major parts ng Luzon, lalo po sa Metro Manila. At kakibat po nitong hangin mula sa hilagang silangan, meron po tayo ditong surface trough. Nagbibigay po ng mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng Southern Bicol, Visayas, Sulu Archipelago, Kanluran at hilagang bahagi po ng Mindanao. Samantala, sa labas ng ating bansa ay kikita po natin marami po mga troughs, but base po sa mga computer models, hindi po ito pinapakita na magiging bagyo. So, walang nagpapakita. At dito na lang po sa Palau, akala natin na ulap na naman na ito, posible maging bagyo. Hindi po yan, ulap na magiging LP. As of now, wind convergence lang po yan. Ang hangin mula sa Kanluran at Timog ay nagko-converge o bumabangga sila. Okay? So, yan po ating graph sat. Speaking of the Philippines, maganda po ang panahon. At pagdating ng hapon gabi, may inaasahan pa rin mga isolated rain showers at thunderstorms. So, samantala, ito po yung ating fast animation. So, yan po, kinikita po natin dito ang maliit na bagyong si Marce o Dolphin. Papunta na po sa may katimugang bahagi ng Japan. Although, nasa dagat po po siya within 72 hours, dito na po siya sa Honshu. At ito na po yung tinatawag nating surface trough. Nagbibigay po ng mga cloudiness at mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Kabisayan, Hilaga at Kanluran, Mindanao. And so far, all clear naman po. Tingnan natin yung zoom in satellite animation. So, yan po yung mga lumalabas po mga localized thunderstorms dulot po ng surface trough dito sa malaking bahagi po ng Kabisayan. At dito rin sa may kita natin sa mga Orceto, sa may Romblon, dito rin sa Luzon, may lumabas na maliit na thunderstorm na lumalaki ng lumalaki dito sa may Taklak. Subalit mamatay po yan in the next couple of hours. Dito rin po sa maliit na area po ng Bicol, Mindanao, Visayas. Yan lamang po, mga maliliit po ng mga localized thunderstorms na hindi naman po ito tatagal. So ito po yung mga dulot po ng convective heating. Okay? At ito naman po yung Asian tracks ng bagyong si Dolphin. So, lahat po ay nagpapakita na ito po ay darating sa southern at southeastern shorelines ng Honshu sa darating pong September 24. Okay? So, likely dyan po yung dadaan.
sa may bahagi po ng southern or southeastern Honshu. At kung tinignan natin na yung mga 2-day rain at twin forecast, bukas ng hapon, ito po yung forecast for tomorrow afternoon galing sa ECMWF. Nasaan pa rin mga isolated thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, still may mga localized thunderstorms po ang magaganap sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na dito sa may Central Luzon at Northern Mindanao. Sa Bicol, hindi masyado mga thunderstorms, although mga maliliit po yan, mga isolated. So may mga areas po na napakalakas po ang bagsak ng ulan. Yung katabing barangay, walang ulan. So ganun po ang situation kapag local convection o localized at walang weather system. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis na yung gabi po ng Lunes hanggang Miyerkules. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padog papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aming weather channel.